Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pinakahuling inilabas na injury update kay Kawhi Leonard. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni D'Angelo Russell sa kanyang napakalamyang performance sa kanilang Game 1 laban sa Denver Nuggets. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, bukas na nga po gaganapin ang Game 1 ng serye sa pagitan ng number 4 seed na Los Angeles Clippers laban sa number 5 seed na Dallas Mavericks. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo na nga po ng Clippers na nakalista na nga po dito bilang questionable ang kanilang superstar na si Kawhi Leonard dahil sa tinatamo nga po nitong injury sa kanyang tuhod. Ibig sabihin, oobserbahan pa rin nga daw po nila kung ano ang magiging pakiramdam ni Kawhi Leonard bago magsimula ang kanilang laban, kung paglalaroin nga po nila ito o hindi sa kanilang Game 1. Pero ayon nga po mga katrops sa naging pahayag ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, malaki pa rin nga daw po ang posibilidad na hindi nga po ito makapaglaro sa kanilang unang game since hindi pa nga po ito nakakasamang mag-practice sa Los Angeles Clippers ng mga nagdaang araw. Samantala, puno na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni D'Angelo Russell sa kanyang napakalamyang performance sa kanilang Game 1 laban sa Denver Nuggets. Halos lahat nga po mga katrops ng mga fans ng Lakers ang sinisisi nga po si D'Angelo Russell sa kanilang pagkatalo sa Game 1 since nagkaroon nga po ito ng napakalamyang performance. Alam naman nga po ninyo na si D'Angelo Russell nga po sana ang maituturing na X-Factor para manalo sa kanilang serye, gayong siya nga po ang magiging difference maker sa kanilang magiging bakbakan. Ngunit sa hindi nga po inaasahan mga katrops, ay mukhang nauulit na naman nga po ngayon ang napakalamyang laro na kanyang nagawa na rin naman last playoff sa Western Conference Finals laban sa Denver Nuggets. Sa katunayan, nagkaroon lang naman nga po ito ng 1 out of 9 shooting sa 3-point line kaya wala nga po siyang masyadong impact sa kanilang opensa. Mas madami rin naman nga po sana siyang shot attempt kumpara kay LeBron James, ngunit sadyang hirap nga po talaga siya na makakuha ng puntos. Kaya napatunayan na nga po ngayon na hindi nga po talaga ito sanay sa physical na game ng Denver Nuggets. Pero ayon nga po sa naging pahayag ni D'Angelo Russell sa kanyang post-game interview sa media, hindi nga po niya akalain na magkakaroon siya ng 20 shot attempts sa kanilang naging laro. Inamin na rin nga po nito na nakalock nga po siya sa kanilang laban, ngunit sadyang hindi lamang nga po pumapasok ang kanyang maginagawang tira sa 3-point line. Kaya kailangan nga po niyang makabawi since hindi rin naman nga po siya nawawala ng confidence na mababaligtad pa nga po nila ang kanilang sitwasyon. At bago pa nga po tayo magtapos mga katrops, pagkatapos nga po na matalo ang Lakers ay nag-ingay na naman nga po si Dwight Howard sa social media since tama nga daw po siya na hindi nga po mananalo ang kanilang team sa Denver Nuggets kung wala ang kanyang tulong. Yes, kung kinuha lamang nga daw po siya ng Lakers ngayong season, ay di sana'y matutulungan niya sina Anthony Davis at LeBron James na mapahinto si Nikola Jokic. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.